Meron po ditong ano, isang padyak Batangas agad, ganun. Dumating na nga pala yung accessory ng bike ko. Kasi yung paggagamitan, wala pa. Dumaan nga pala ako sa pinakamahirap na desisyon sa buong buhay ko. Gusto ko kasi bumili ng bagong bike kahit hindi ko kailangan. Alam ko masama gumastos para sa luho. Sa buong sweldo ko nga pala sa Facebook, isang beses pa lang ako nakakabili ng luho ko. Kaya guys, inabot ko na nga pala kay Papa Blue yung bike stand. Para pagkabili ko, meron ng paglalagyan. Meron na nga pala tong construction na kasama. Tinuturo nga rin pala ni Mama kung saan ilalagay. Dahil masikip ang bahay namin, dito na lang isasabit yung bike. Itong bike stand nga pala ay nabili ko lang sa Lazada. Sabi nga pala sa product details, kaya daw bumuhat ng 50 kilo. Medyo may kamahalan nga pala to, pero okay lang kasi palagi naman yung loob ko. Naikabit na nga pala yung bike stand, kaya itatry muna dito sa mountain bike. Medyo may kabigatan nga pala to, pero kinaya. Kaya hinayaan muna namin dito na isang oras. Pagkatapos nun, tinanggal ko na. Hindi nga pala to mabingay, kaya palagay ang loob ko. Maliligo na nga rin pala ako para makapuntira sa bike shop. Para pagpunta ko dun ay hindi ako dugyot. Kasi guys, pipilitin ko sila na bigyan nila ako ng discount. Syempre yung jersey ko yung susuotin ko para malaman nila na vlogger ako. Ako nga pala si Boy Skincare. Kinuha ko na nga rin pala tong bag ko. Kasi guys, i-unboxing ko tong parcel. Kasi guys, nandito yung mga accessory ng bag ko. Ito nga pala yung nagpabigat dito. Ito nga pala yung back carrier. Kapag malayo yung pupuntahan ko, ikakabit ko to sa bike para dito ko ipatong yung bag. Hindi ko muna to ikakabit ngayon kasi ang bigat. Next naman na itong cycling short. Nagdadalong isip pa nga ako kasi pambabae yata to na order ko. Pero no problem kasi ipapasok ko na lang to sa loob. Napansin ko nga rin pala parang lumaki yung nasa likod ko. Pero okay lang yun, wala naman siguro titingin. Bumili na nga rin pala ako ng battle cage tsaka ng stand. Ilalagay ko na to sa bag ko para hindi ko makalimutan. Ipapakabit ko kasi to sa kanila. At syempre kapag magbabike ako, dapat may helmet na. Hindi ko na nga pala gagamitin yung huli kong suot na helmet para kasing helmet ng motor. Tapos guys, may kasama nga pala tong freebies. Grabe nga, parang may gagawin ako masama. Wala pa naman ngayon pero soon, charot. Maganda nga rin pala to pang protekta sa skincare. Kaya yan, ready na ako para umalis. Sana makahingi ako ng discount. Bigla nga rin palang dumating si Itchang Bunggan. At grabe guys, para kami naka-couple shirt. Kung hindi pa kami makilala nito, ewan ko lang. Grabe guys, ang ganda ng jersey ng Team Dugyo. Siguro ang swerte ng unang pa na mabibigyan nito. At ayan guys, sumakay na nga pala kami ng tricycle. 30 minutes nga pala yung biyahe namin para makapunta sa bike shop. At guys, nandito na nga pala kami sa DB Mart. Ito nga pala yung bike park. Maraming bike na pagpipilian dito. Kaya sure ako, nandito yung hinahanap ko. Nagtanong na nga rin pala ako. Meron po ditong ano, isang padyak Batangas agad, ganun. Sad to say guys, wala palang ganun. Pero meron ako dito na gustuhan. Itong McLaren. Diba guys, ang McLaren kotse. Kaya ibig sabihin nun, mabilis to. Ang napili ko nga palang kulay ay black and white. Kapag pinagsama, kulay pink. Tapos guys, pinapasukat na nga pala to sa akin. Kaya pinababaan yung upuan. Ang galing nga guys, kasi saktong-sakto sa akin. Hinihintay nga pala yung sagot ko na komportable ako dito. Sinabi ko nga parang sinukot yung bike para sa akin. Tapos guys, sinagulat nga pala ako nung sinabi nilang magaan to. Isa to sa dahilan kung ba't ko to bibilhin. Para madali lang siya isabit. Nilabas ko na nga pala yung laman ng bag ko. Gusto ko kasi malaman kung pwede ilagay yung mga accessory ko. Tulad ng bottle water, tsaka ng stand. Kahit hindi ko nga pala nabibili, ay nilagay na. Itong stand nga pala, hindi na nilagay. Kasi guys, magmumukhang baduy daw ang bike. Aesthetic pala eh. Syempre guys, 99% hindi pa ako sure, kaya itetest drive ko. First time ko nga pala makahawak ng ganitong bike. Grabe guys, para ako nalutang. Sabi ko nga pala, isang padyak lang yung gagawin ko. Grabe guys, sobrang sarap ipadyak nito. Tapos napakabilis pa. Ewan ko lang kung maiwanan pa ako nito. Dahil sure na ako, humingi na ako ng resibo. Kasi babayaran ko na. Kaso yun lang, hindi nakahingi ng discount. Pero mas napaganda pa yung bigay sa akin. Dahil yung previous ko ay jersey. Kasi guys, yung mga previous nga pala nila, meron na ako. Kaya napasabi ako kung pwede palitan. Sabi ko, vlogger ako, kaya pumayag sila. Grabe guys, ang sarap pala sa pakiramdam nitong jersey. Kaya pala ito yung mga suot ng bikers. Tuwan-tuwa tuloy ako para ako nakaburaot. Kaya satisfied customer. Alam ko, next month magkakasakit ako ng upgrade ditis. Kaya baka naman, bike park. Ang hirap magbike kapag nakachinelas lang. Hindi ako nagpaparinig, pero baka naman. Pangalawang bike ko na to sa inyo. May problema nga pala ako kasi si Itchang Bunggan walang masasakyan pa uwi. Kaya binigyan ko na lang siya ng pang-arkila sa tricycle. Kaya guys, uwian na. Tapos ako naman magbabike pa uwi. Itong likuan nga pala to ay papunta na sa amin. Pero napasarap ako sa pagpapadyak. Kaya napasabi ako mamayang gabi na ako uuwi. Gusto ko muna i-enjoy itong pagkakataon na to. Kasi guys, manic and by happiness talaga. Walang natulog kahit napadyak. Tapos ang bilis niya kahit off-road. Puro buhangin nga pala itong dinadaanan ko. Meron nga pala nakaharang dito sa daan. Kaya buti nilang magaan itong nabili kong bike. Kaya kayang-kayang buhatin. Dito nga pala ako nag-practice sa sport complex ng bayan namin. Sobrang bilis na nga pala ng bike ko. Siguro kaya ko na pumunta ng Baguio. Bumili na nga rin pala ako ng tubig dito kasi napagod ako. Kasi isang oras na ako nagbabike. Yung natirang tubig ko nga pala nilagay ko na dito sa battle cage. Hindi nga pala siya kasha pero hindi naman niya mahulog. After ilang oras na pagbabike nga pala, nakauwi na rin ako. Napadaan nga pala ako sa mga putikan. Kaya ayun, bagong-bago na dumihan siya. Kaya bago ipasok, tamang linis muna ako. Hindi ko na nga pala 'to papabayaan. Mamahalin ko 'to tulad ng isang anak. Pagkatapos ko nga pala linisin 'to, ay nilagay ko na sa taas. Wala nga pala akong kahirap-hirap dito sa pagbubuhat. Napakadali
pelikulang na ilagay dito sa lalagyanan? Ano kaya maganda ipangalan sa kanya? Pasuggest naman, may ayuda ang pipiliin kong pangalan.